Magandang araw mga kamarka, narito na naman po ang ating update na balita sa araw na ito. Nagkaisang inirekomenda ng 17 alkalde ng Metro Manila sa Interagency Task Force IATA for the Management of Emerging Infectious Diseases na manatili ang General Community Quarantine status sa NCR hanggang sa Desyembre o sa pagtatapos ng taon. Bukod dito, nagkaisa rin sila na i-adjust ang edad ng mga kabataan at mga senior citizens na papayagang makalabas ng bahay. Mapaikli ang curfew hours habang itataas naman ang kapasidad sa papayagang dumalo ng misa sa mga simbahan. Ito ang mga rekomendasyon inilatag ng MMC sa Interagency Task Force para sa National Capital Region habang nasa ilalim pa rin ang General Community Quarantine ayon kay Metro Manila Development Authority MMDA General Manager Julio Garcia kahapon sa isang virtual press briefing. Ang naging pulong ay naganap kamakalawa ng gabi na pinangungunahan ni MMDA Chairman Danilo Lim, particular na ay re-recommenda ang curfew hours na gawing mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw maliban sa Nabotas City na hindi aniya babaguhin ang mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ang edad na papayagang lumabas ay mula sa 18 hanggang 65 at hindi ang pinayagan ng IATF na mula sa 15 taon. Maging ang apila ng simbahan na gawing 30% ang kapasidad upang mabigyan ng pagkakataon na mas marami ang makadalo sa religious activity ay inirekomenda na rin ng Metro Mayors. These three major recommendations are dependent on the approval of the IATF ani Garcia. Layunin aniya sa pag-a-adjust ng edad sa papayagang lumabas na mapalakas ang ekonomiya at marami pang magbukas na negosyo. Samantala, maraming ruta na rin ng mga pampasaherong jeepney ang bubuksan dahil sa mas matinding pangangailangan sa Metro Manila, batay na rin sa naging suggestion ng Metro Manila Mayors sa naging pagkikipagpulong naman kay Department of Transportation Secretary Arthur Togade at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Dilgra. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inirerespeto ng Malacanang ang rekomendasyon ng Metro Manila Mayors. Idinagdag ni Roque na maaari namang mas maluwag na ang GCQ na ipapatupad para sa mga business establishment. At yan po ang ating update na balita sa oras na ito. Kung kayo po ay bago lamang sa akin channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para po kayo maging updated sa mga darating pang balita. Maraming salamat po.